Yes, hello, good evening. I'm Ken Oven para sa I Can Help You. Pero first of all, siyempre, itong video content na meron ako is more on health. More on the process of health. Pero hindi ako doctor, hindi ako nurse. Pero ang didiscuss ko lang is kung paano yung view or walkthrough ng isang pasyente going to the hospital. Pero bago lahat, yan yung muna aking OBB. So, mukhang okay naman at itong first vlog ko as a healthcare practitioner or healthcare frontliner ng isang hospital. So, ang i-discuss ko ngayon is more about rapid testing. Hindi ko i-discuss yung rapid testing kung ano siya, pero i-discuss ko kung paano mo i-take ang rapid testing or kung anong gagawin mo kapag gusto mo pumunta sa isang hospital or sa isang clinic na may rapid testing. Okay? Una, bago ka magpa-rapid testing, ang gagawin mo is magtatawag ka. Maghahanap ka ng hospital, maghahanap ka ng clinic, maghahanap ka ng lugar or institution or healthcare institution na mayroong rapid testing. So, pagpunta mo sa laboratory or pagtawag mo sa laboratory, you ask for the details. Ang tinatanong naman natin dyan usually is magkano. So usually, ang cost ng ating rapid testing is sa mga hospital is umaabot from 700, ranges lang po ito, ranges lang. From 700 to 2,000 or 2,500, ganun yung mga ranges natin. Depende sa gamit na kit ng hospital or ng clinic. But usually, sa clinic, syempre mas mura. Tapos, anong oras ka pwedeng pumunta para sa schedule. When it comes naman sa schedule, usual na schedule dyan is anytime. Pero sa iba, meron din schedule na from 8 to 3, 8 to 5, 8, 9 to 3, 9 to 5. Pangatlo is yung kung kailan mo marireceive yung result. Kasi ang usual releasing ng result ng rapid testing is estimatedly 30 minutes. Pwede na, o tumatagal na hanggang 5 hours. So, yun. Pag magpaparapid testing tayo, maghahanap tayo ng laboratory. Pero saan nga ba mayroong laboratory? Minsan, sa hospital, mayroong laboratory yan. Sa clinic, mayroong laboratory. So, didiscuss natin isa-isa yun, yung mode of payment na yun. Ano nga ba ang self-pay or walk-in? Ang self-pay or walk-in, sila yung mga tao or pasyente na pag pumasok sa hospital, magbabayad agad bago yung service or after yung service on that day mismo. Pagpasok sa hospital, babayaran kahit credit card or cash. Cheque, pwede rin naman. May mga ganun. Pangalawa is under HMO. So meron tayong mga process for HMO, like kunyari, babanggitin natin yung mga HMO cards ninyo na ginagamit pagka gusto nyo magpa-hospital. Hindi ko nababanggitin kasi baka mamaya ma-quote ako. Pero alam ko naman yun na may health card kayong. Yung ibang company nagpo-provide yan ng health card para sa mga empleyado nila, para sa mortgage. Yung pangatlo is yung corporate accounts or companies. Ito yung mga direct credit line arrangement, which means uutang si company na parang HMO din. Uutang si company tapos babayaran niya after 7, 15, or 30 days. Yan usual yung mga may partners o may mga kontrata na sa clinic or sa hospital. Okay. So ngayon, pag pumunta ka sa isang hospital or clinic, so sa hospital, iba ang setup. Pag pupunta ka sa hospital at magpaparapid testing ka, didiretso ka sa ER triage or emergency room triage area. Usual, yan yung mga ginagawa ng hospital natin. Pero depende, hindi ko naman nila lahat. Pero ito ang usual ngayon. Since meron tayong pandemic. So you need to go to the ER triage. After ng ER triage, i-assess ka ng doctor doon. I-assess kung meron ka man sakit, meron ka bang nararamdaman na or symptoms na for COVID-19. So after ng triaging, ang gagawin natin is bibigyan tayo ng access ng ER triage kung pwede ba tayong umakyat.
sa laboratory, or pwede ba tayo maka-access going para going sa laboratory for the blood extraction ng ating rapid testing. So once na ma-receive mo yung results mo for rapid testing, you need to see a doctor. If negative ang result ng both IgG or IgM, which is hindi ko na i-discuss yung IgG IgM ah, kasi dapat doctor or medical practitioner talaga ang nagde-discuss. Pagka magpapa med certificate ka, medical certificate coming from a doctor, hindi yon manggagaling sa hospital. I-re-remind ko lang kasi minsan may mga pasyente na nagtatanong sa hospital or clinic na kasama na po ba yung medical certificate dito? Well, hindi pa. Kasi ang medical certificate ay nanggagaling sa doktor, hindi sa hospital or sa clinic. So kung negative ka sa rapid testing mo, pwedeng-pwede ka ma-issue ng doktor ng medical certificate. Pero, syempre, kung positive ka, IgG man or IgM, kailangan mo magpa-check up sa doktor. Depende na sa doktor kung anong ilalagay niya sa medical ano mo, medical certificate mo. Or kung ano man yung kailangan mong gawin kapag ka nag-positive ka for rapid testing. Either or yan, IgG or IgM. Minsan, hindi naman minsan, pero pag nag-positive yan, pinapadiretso na yan ng RT-PCR or what we call swabbing. Yung sa ilong or it's either dito sa lalamunan. Yun yung RT-PCR swabbing na tinatawag. Ayan. So, natapos na yung unang vlog ko when it comes to the I Can Help. So, ito yung bagong video content ko na wherein I can help people na maintindihan ng mabuti kung ano ba yung proseso sa healthcare when it comes to inquiries na tatanong for rapid testing, RT-PCR, or paano kami pupunta sa hospital for check-up, paano kami hihingi ng medical certificate, yung mga ganun. So, I hope may natutunan po kayo. And then, next week, I'll be posting an RT, for RT-PCR naman, para at least, eto medyo mas malalim ng konti. Pero syempre, hindi ko di-discuss kung paano, kung yung mga medical side on that part. Gusto ko lang ma-discuss syempre yung mga process. So, yun po. Kita-kita tayo sa I Can Help. Maraming salamat. God bless po.